Assalamualaikum. Kumusta po kayong lahat at welcome po sa inyong lahat na nandito at nanonood ngayon. Isang magandang malamig na gabi po sa inyong lahat. Dito po sa Kuwait ay gabi na ngayon at taglamig na, kaya eto po ako ay naka-jacket na. Matutulog na sana ako ngayon dahil kakatapos ko lang mag-skincare, pero naisip ko na tambak na pala yung mga videos na dapat kong matapos dahil yun nga po yung mga pangako ko sa inyo. Kaya eto po ako ay napabangon at eto gumagawa ng videos para gawaan ng review ang isang napakagandang product. So bago po ang lahat, if you are into skincare, if you are looking for some products review, Arabic tutorials, and sometimes hijab tutorials, you are in the right place. Mag-subscribe na po simply by clicking that red subscribe button at huwag pong kalimutang pindutin ang bell button na yan para ma-notified po kayo tuwing meron akong bagong upload. Gaya po ng nakita nyo sa intro ng video na ito, ang product po na ipapakilala ko sa inyo ngayon ay walang iba kung hindi etong Stridex Pads. Ito po ay nagtataglay ng 55 soft pads. Ang presyo naman po dyan sa atin sa Pilipinas, somebody told me na ang presyo ay under 500 pesos. Dito naman po sa Kuwait, na-order ko po itong akin ng 5KD po. Kaya wag po kayong aalis dahil sasabihin ko po sa inyo ang mga pros at cons ng Stridex at magbibigay na rin po ako sa inyo ng mga tips na makakatulong po sa inyo habang ginagamit ninyo itong Stridex. At hindi ko na patatagalin pa, suriin na natin ang mga ingredients ni Stridex. Bakit napakarami pong magagandang reviews sa product na ito? Marami po ang nagsasabi na ito ay effective. Ang active ingredient nito ay ang salicylic acid 1%. At kung nakafollow po kayo sa aking mga nakaraang videos, lagi ko pong nadidiscuss ang mga benefits ni salicylic acid sa ating skin at meron na po akong mga videos niyan. Ilagay ko po ang links ng mga videos na ito dyan sa description box. Ipapaliwanag ko po sa inyo ng madalian ngayon si salicylic acid. Salicylic acid is also known as BHA or beta hydroxy acid. Aside from exfoliating our skin, ay nakakatulong si salicylic acid para maiwasan natin ang pagkakaroon ng blackheads, whiteheads at acne. Meron din po itong mga inactive ingredients kagaya ng ammonium lauryl sulfate at ang isa pang ammonium silane sulfonate. Ayan, napakahirap pong i-pronounce. Ito pong dalawang ito ay
considered as a good ingredient. Isa po silang cleansing agent at considered po sila na napaka-effective at gentle sa skin. Ang dalawa po sa mga ingredients na ito na nakapagsabi ako ng aray ay yung menthol at fragrance. Dahil ang dalawa pong ito ay pwedeng makapag-cause ng irritation, hindi naman po sa lahat ng skin types, pero meron pong ibang skin types na kapag nakagamit sila ng menthol, kapag nakagamit sila ng fragrance, ay makakapag-cause yan ng irritation sa kanilang skin, mamumula ang kanilang skin at hahapdi ito. So ngayon po ay sasabihin ko na sa inyo ang mga positive sides ni Stridex. At eto po lahat ay based on my personal experience habang ginagamit ko si Stridex. Number one ay wala po itong alcohol. Thanks God dahil wala siyang additional alcohol na pwedeng makairita ng ating skin. Alam niyo naman po na iniwasan ko talaga si alcohol sa aking mga skincare products. Si Stridex ay napakamura lang niya comparing sa ibang BHA products. Napakarami pong salicylic acid products sa labas na napakamahal din po ng presyo. Isa pang nagustuhan ko kay Stridex ay pwede siyang gamitin ng kahit na anong skin type, kahit na sensitive skin type ka pa. Yes, medyo po sumablay yung ingredients niya na menthol at fragrance, pero abangan niyo po sa mga tips ko sa inyo maya-maya para malaman po ninyo kung ano yung gagawin ninyo. Mga kapatid, eto pong Stridex ay meron siyang tatlong klase. Meron siyang tatlong percentages. Meron yung kulay green, yun yung 0.5%. Meron itong blue, eto yung 1%. Meron yung kulay red, yun naman yung 2% para sa iba't ibang skin types. Ang isa pang advantage ng Stridex ay hindi dry ang bawat pads. Kahit natapos mo nang i-apply ang isang pad sa iyong buong mukha ay basa pa rin ito. So pwede mo pa rin gamitin ang pad na ito sa ibang area ng iyong katawan or ibang area ng iyong skin na merong acne or pimple. Therefore, napaka-effective po ng Stridex sa akin. Napaka-gentle po nito sa aking skin. Na may maintain ko na hindi barado ang aking mga pores, lalong-lalo na dito sa aking nose area. So kapag hindi po barado ang ating mga pores, ibig sabihin ay maiiwasan natin na magkaroon tayo ng blackheads at whiteheads at lalong-lalo na ang pagkakaroon ng acne at pimples. At dahil po napaka-gentle ng Stridex sa aking skin ay nagagamit ko siya ng gabi-gabi at walang irritation na nangyayari talaga sa aking skin. So mga kapatid, lahat po ng mga products ay meron at meron ka talagang makikita or mai-experience na mga cons or mga negative sides neto. So ganun din po dito sa Stridex. Ang pinakauna po na negative side ng product na ito, this is based on my experience po ha, ay yung sa mga ingredients neto na meron po itong menthol at fragrance. Yung menthol po, yan yung cooling sensation or yung malamig na pakiramdam na nararamdaman natin kapag na-i-apply natin ito sa ating skin. At meron din po itong fragrance. So, eto pong dalawa na ito ay pwede po itong makapag-cause ng irritation sa ibang skin types. Sa first application po ng Stridex pads ay pwede kang makaramdam ng tingling sensation. Pero habang tumatagal na ginagamit mo ang product na ito ay mawawala din po ito. Dahil eto nga po ay mga pads, it can contribute to a waste product. So, nagiging basura po yan. So, alam nyo naman po, hindi natin kailangan ng mga taong basura dito sa ating planeta. Ay, oops, nagkamali po ako. Hindi po mga tao yung basura ha. In short, nakakadagdag po sa basura etong mga pads galing sa Stridex. Alright, eto na po yung mga tips na ibibigay ko sa inyo na siguradong makakatulong po sa inyo kung nagbabalak po kayo na gumamit ng Stridex. Unang-unang tip ko po sa inyo, gamitin ninyo ang Stridex habang basa pa yung inyong face. Kumbaga, pagkatapos ninyong maghugas ng inyong face ay isunod na ninyo yung Stridex pads.
Para po sa mga beginner na gagamit ng Stridex at hindi pa nakakatikim ang kanilang skin ng kahit na anong facial acids, magsimula po kayo sa 0.5%. Yan po yung kulay green para masanay po ang inyong skin. Para naman po sa merong mga normal skin, ay pwede po kayong gumamit ng Stridex 0.5% para ma-exfoliate po ang inyong skin at the same time ay malinis po yung mga pores ninyo. Syempre, hindi rin po papahuli yung merong oily skin at acne prone skin. Para sa oily skin at acne prone skin ay magsimula din po kayo sa 0.5%, then saka na ninyo i-level up sa 1% hanggang maka 2% na kayo ng Stridex. Eto po, napaka-importanting tip ko po ito sa inyo, lalong-lalo na sa mga gustong gumamit ng salicylic acid na hindi pa nakakatikim yung kanilang skin ng kahit na anong facial acid. Kumbaga, virgin pa yung kanilang skin sa mga facial acids. Magsimula po kayo sa paggamit ng Stridex na ito ng twice a week, then proceed sa 3 times a week hanggang magamit na ninyo ito ng every other day para ma-promote yung tolerance ng inyong skin. Kumbaga, para hindi ma-irritate yung inyong skin sa salicylic acid. Para naman po sa merong mga sensitive skin, huwag po kayong mag-alala. Ito po yung tip ko po sa inyo. Baka natatakot kayo na gamitin ang Stridex dahil nga sensitive ang inyong skin. Naku po, huwag ninyong katakutan ang Stridex. Napakaganda po ng product na ito at napaka-gentle po ito. Para sa inyo, ang gawin po ninyo pagkatapos ninyong i-apply ang isang pad sa inyong buong mukha ay i-leave po ninyo ito ng 20 to 30 minutes. Pagkatapos po ng 30 minutes ay banlawan po ninyo ang inyong skin para hindi ito makairita ng inyong skin. Yung 20 minutes to 30 minutes na yan ay enough na yan para gawin ni salicylic acid yung kanyang trabaho sa inyong skin. Kapag ginawa niyo yan ay makikita ninyong unti-unting matatanggap ng inyong skin yung salicylic acid at hindi na ito maiirita. At sa pagkakataong hindi na maiirita ang inyong skin ay pwede nang hindi nyo ito banlawan. At eto po ay tandaan ninyo, mas preferred po na gamitin ang Stridex sa gabi dahil eto po ay salicylic acid, magiging sensitive po ang inyong skin sa araw. At sa daytime po, please lamang gumamit po kayo ng sunblock para maprotektahan po ang inyong skin, para maiwasan po ang pagkasunog ng inyong skin. At syempre pa, huwag na huwag niyong kakalimutang gumamit din ng moisturizer dahil ang mga acids ay pwede po itong makapag-cause ng dryness sa ating skin. Okay mga kapatid, bago ko po makalimutan, itong Stridex ay napakadali lamang hanapin. Pwede po ninyong mabili ito sa Boots Pharmacy, meron sa Savco, meron din po sa Sephora. Pwede rin po kayong maka-order sa online. Ito pong sa akin ay nabili ko po sa Shopwise Kuwait. Ilagay ko ang kanilang Facebook page link at ang kanilang WhatsApp number dyan sa description box. In case na gusto po ninyong mag-order, pwede rin po ninyong gamitin ang aking code para magkaroon po kayo ng mga freebies. Oh, by the way po mga kapatid, yung pads po netong Stridex, meron po yung side na plain, meron naman po yung side na magaspang, yung meron pong mga nakaumbok-umbok, yun po yung ipapahid natin sa ating skin. At para po sa merong mga sensitive skin, huwag niyo pong gagayahin yung pag-apply ko ng pads na yan na nirarab ko siya pataas. Ang para po sa inyo ay parang yung dinidikit-dikit lang ninyo yung pads sa inyong skin para hindi lalong mairita ang inyong skin. So mga kapatid, dito na po magtatapos ang aking paliwanag tungkol sa Stridex. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito at the same time ay meron po kayong natutunan. I-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kakilala para makatulong po sa kanila ang video na ito. At huwag niyo pong kalimutan na bigyan ako ng thumbs up. Matutuwa po talaga ako niyan. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay magkita-kita pa tayo ulit sa mga susunod ko pa pong video. Bye!